And I feel obliged bilang ang pinakamaripes na lalaki sa buong Pilipinas na bigyang linaw ito, no, para ang mga marites ay makatulog na mahimbing mamayang gabi at sa mga susunod na gabi, kasi alam niyo na grabe yung anxiety na inaabot ng isang marites kapag walay klaro, kapag may klaro ang isang chismis at open-ended, walay closure at gulong-gulo kayo. Ang hirap makatulog. Tama, I know the feeling, I know the feeling. Naging hot topic na nga ngayon ang hiwalayan nila Alger Abrenica at Kylie Padilla. Patindi na nga ng patindi ang issue nang mag-umpisang magbatuhan ng statement ang bawat partido nila Kylie Padilla at Alger Abrenica. Lalo na nung nakaraang araw nang basagin ni Alger Abrenica ang kanyang katahimikan hinggil sa punot dulo ng kanilang naging hiwalayan ng kanyang estranged wife. Litong-lito na nga ang mga netizens kung sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo kina Kylie Padilla at Alger Abrenica. Sa latest live ng lalaking marites ng Pilipinas na si Cian Gaza, dito nga isinuwalat niya ang lahat ng kanyang nalalaman sa tunay na dahilan ng hiwalayang Kylie at Alger. Dito nga ay isa-isa niya ang mga detalye. Narito at panoorin natin ang naging pahayag ni Cian Gaza hinggil sa hiwalayang Kylie Padilla at Alger Abrenica. Alam ko sobrang nagugulumihan na lahat ng mga marites dyan, no? Hindi niya na malaman kung ano ba talaga, hindi na malaman kung ano ba yung totoo kasi nagkagulo-gulo na. Ganda leche-leche na nagbatuhan ng dalawang partido, started pointing fingers to each other, blaming each other. At tayong mga marites na nangyichismis sa kanilang buhay ay sobrang naguguluhan na. And I feel obliged bilang ang pinakamarites na lalaki sa buong Pilipinas na bigyang linaw ito, no, para ang mga marites ay makatulog na mahimbing mamayang gabi at sa mga susunod na gabi, kasi alam niyo na grabe yung anxiety na inaabot ng isang marites kapag walay klaro, kapag may klaro ang isang chismis at open-ended, walay closure at gulong-gulo kayo. Ang hirap makatulog. Tama, I know the feeling, I know the feeling. So ako bilang ang pinakamarites na lalaki sa buong Pilipinas, I'm here to give clarification to the chronological order of events or pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa chismis na ito. Are you ready, Mars? Okay. Game. Kylie and Alger were happily married. Masaya sila. They have two kids, happy family. Then suddenly, Alger cheated. Nagloko siya. If I'm not mistaken, not just once. Daming beses yata. Naminado naman siya doon. And kaang pandemic. No, pandemic. Paksakang industriya ng showbiz. Paksakang karera ng mga artista at damay dito si Alger. Hindi siya makapag-provide sa kanyang pamilya. So, si Kylie, bilang ilang beses na nagtiis sa panuloko ni Alger, tapos wala ka pang maibigay na pera sa aming mag-iina mo, provide for us, napagod ang Kylie. Lumingon sa iba ang Kylie. Yun lang yung ayaw ko kay Kylie, no? Parang she keeps on denying na nagkaroon siya ng affair with someone else. Hindi na lang siya magpakatotoo. I don't know why. Pero yes, nagkaroon siya ng affair, not just sa isa. And ito yung binanggit ko sa video ko last July na mayroong businessman, at after 3 months lumabas na nga ang katotohanan at lumabas na kung sino yung businessman na yun. Pero hindi akin involved, no, because they are private peeps. We're respecting your privacy. Ang nadalamay lang natin lagi sa ating mga chismisan ay mga public figures, mga online personalities at mga kilalang artista. So going back, hindi rin natin masisisi Kylie, no? Imagine, wala ka lang ang pero ma-provide sa amin, tapos nagtuloko-loko pa all the times. Napagod na rin. Pero of course, hindi natin pwedeng i-justify
affair niya yung cheating niya dahil sa pagkukulang ni Aljor. Ilan yung pangit, you know? Very, very unfair lang itong mundo ito. Pagka lalaki yung nag-cheat, kulang nilang ipako sa krusta madlang people, you know? Yung buong sambayan ng Pilipino, gigil na gigil sa Facebook talaga lahat, no? Pag lalaki, galit na galit lahat, lalo yung mga kababayan, you know? Pero pag may umingay na isang chismis or issue na ang babae ang nag-cheat or nag-affair, i-justify ng lahat ngayon, no? Na hindi naman niya magluloko kung hindi dahil dito sa lalaki na nagmuka muna eh, no? Na daming pagkukulang itong lalaki sa kanyang pamilya kaya hindi mo rin masigit itong babaeng ito, bla 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 bla. Mga kapwa babae, diba? Didepensa nila yung isa't isa. They will protect each other, justify. Kahit mali naman talaga. Kasi kahit sabihin natin na nag-cheat si Aljur at wala siyang ma-provide sa kanyang pamilya, wala siyang pera. Okay? Hindi mo yung pwede suklian ng another isang pagkakamali. Papasok kasi isang affair at maghahanap ka ng ibang lalaki. So, ang mali ay mali. Okay? There's this circumstances lang talaga. Pero kahit balik-balik na rin natin ng mundo, hindi mo pwede i-justify yung affair na yun na tama. Kasi kasal kayo eh. Kahit loko-loko pat ng lalaki. So, in short, ang bottom line lang dito, parehas sablay lang dalawa. Dapat hindi lang sila nagpakasal eh. Ako kasi, bobo rin ako sa relasyon. Talaga, sablay din talaga ako kahit as a boyfriend. So, ako alam ko, manatili lang ako single at nag-focus lang sa pagpapayaman at pagiging millionaire towards my goal of being a billionaire. So, pero hindi ako papasok sa isang bagay na alam ko kung sasablay lang ako eh. That's banting marriage. Pero itong dalawa, very immature, no? Very immature and they are very emotional kaya nagkandaletse-letse, nagkagulo-gulo na. So ngayon, nung gusto na magtinungay ni Aljur na going back, sorry, ang dami kong side comments. So going back, dahil nagkaroon na ng affair, marami nang pinapasok sa buhay si Kylie, businessman, some artista, and the like. Gusto nang mag-ayos, pag-ayos ni Aljur. Gusto niya magpakanina. Pero huli na ang lahat. Hindi na natin masisis si Kylie. Diba? Siguro nakahanap na siya ng someone na can provide for her not just money, care, love, loyalty, and all. Tama? So, nung babalik natin si Aljur, wala na. Huli na ang lahat. Diba, may second 2020 pa to eh. Nagalot to. So, July nila inanong sa kanilang hiwalay. Pero 2020, hiwalay na talaga sila. So, ayun. Clean na ang lahat. So, ngayon, si Aljur, because of that, lumingon na rin siya sa iba. And come AJ Rabal earlier this year. So, ngayon, ang dating sa atin ng mga marito is si AJ ngayon ang ano? Ang dahilan ng kanilang hiwalayan, third party. No. Very wrong. Kasi iniisip nyo, nagliligawan na at nagkakasama na si AJ before nung July pa. And kayo ang mindset niya bilang mga marites na wala namang alam talaga sa pangyayari. July lang sila naghiwalay. At kung nagkakasama na si AJ at si Aljur before July, so si AJ ang dahilan ng kanilang hiwalayan as third party. No. 2020 pa lang, hiwalay na talaga sila. Itong July lang nila in-announce publicly. Okay? So si AJ, alisin niyo sa issue ng third party. Kung sasabihin niyo na pumatol siya sa may asawa at mali yun, at ngayon hindi na sila magkabalikan, bla bla bla, tama, yun. Okay? Pwede niyo sabihin niyo kasi kasal sila yun. Kahit pag-pulta rin natin, kasal pa rin sila. Dahil na-inlove na si Aljur kay AJ, hindi na tuloy maayos yung pamilya. So pwede niyo sabihin niyo. Pero para sabihin niyo na third party at siya dahil yun ang hiwalayan, no. So yun yung pagkakasunod-sunod. Okay, recap muna tayo ha. Recap tayo. Baka magpa-quiz si Senyora. So, recap muna tayo. So, may sila sa family, happy family. Tapos, nag-cheat si Aljur multiple times. Then, come pandemic, wala ng pera sa Aljur. Hindi na makapagbigay ng pera. Provide sa kanyang pamilya. Napagod na si Kylie, okay? Tapos, after that, si Kylie lumingon na sa iba. Nag-entertain na ng iba. At gusto na makapagbalikan ni Aljur. Ayaw ni Kylie, huli na ang lahat. So, si Aljur lumingon na sa iba. At yun si AJ. Kasi hindi siya third party. Kasi 2020 pa lang hindi na sila. Si AJ na pala at si Aljur early 2021. Nalangos lang talaga yung hiwalayan
ng mag-asawa publicly is July. Nakakasin pa kayo. Okay. So ngayon, nagkagulo-gulo dahil may umepal na sa usawero. Okay na eh, sabi, napag-usapan na ni Kylie at ni Aljur. Okay, masaya ka na dyan. Ako, masaya na rin ako dito kay AJ. Okay, na-split tayo. Basta tayo magiging mabuti tayong magulang para sa mga bata. And I'm telling you right now, Aljur is a very, very great dad. Responsible dad. Wala lang talaga siyang pera right now. Pero, sa pagkakakilala kay Aljur at, you know, with all this intel, talagang he is a very responsible father. Maalaga talaga siya. Talaga nagpapakaama siya. Wala talaga siya may provide. So, yun yung hinahangal ko kay Aljur. Kasi hindi ko kaya yun eh. Ako, wala akong kwentang amahang. Kaya ko lang magsustento. Pero yung lumaki ko kasama yung bata, mag-alaga, magtiis, mga iyak, mag, you know, and all. Hindi ko kaya yun. Pero si Aljur, kaya niya yun. Nasa kanya ngayon mga bata most of the time eh. Kasi si Kylie nakasettle daw na to someone else. Okay, so, huwag niya sabihin na irresponsable yung tatay si Aljur. No. Irresponsable siyang asawa. Okay, hindi siya loyal na asawa. Sablay siyang asawa. Pero being a father, okay, he's a very, very good father, si Aljur. So ngayon, okay na, settled na sila at may epal sa usawero na nag-reveal ng katotohanan. Sino ba yun? Gano'n niyo ba? Familiar kayo, Mars? Familiar ako eh. Kung sino yung epal sa usawero na yun. And then come last week of September, yung nilalihim na relasyon ni Aljur at AJ lumabas, no? Dahil dito sa epal sa usawera na to. Nilabas siya sa publiko. So, nagkagulo-gulo kayo. Nagkagulo-gulo. Inassume ay ng publiko na si AJ at Aljur matagal na siya ang dahilan, third party. Eh, binanatan niya ng publiko si AJ. Third party, mamasakit na salita. Eh, si Aljur na pamahal na sa pamilya ni AJ eh. Okay, nila Jeric na para sa kanyang mom din ni AJ. So, they're good na eh. As I said, no? Nakapag-settle na ng usapan. Si Kylie at Aljur sa maging setup nila dahil pareha silang may someone sa kanilang buhay eh. Okay, everything is good at meron lang talaga umepal sa usawero. Ngayon, dinali na publiko ngayon si AJ. Saktan ngayon si Aljur and siyempre, silang someone na lalaki. He felt responsible situation at kailangan niyang dumepensa, no? Para kay AJ at hindi lang dapat manahimik. So ngayon itabas niya ang katotohanan na nakasettle daw na rin naman talaga si Kylie. Kasi ang dating sa atin parang ang dating sa publiko after pumutok kay AJ, si Aljur lang lahat na may kasalanan eh. Kaya nakapansin niyo si Kylie sa mga video niya lagi niyang pinupuri si Aljur sa pagiging ama, kabutihan, etc. Hindi niya pinagsasalita na masama. Eh, kasi nga ayaw niya sumingaw yung katotohanan dahil nga nagkaroon sila ng usapan. Meron lang talaga umepal na naglabas sa publiko kaya lalong umingay. Sino ba yun? Familiar ba kayo, guys? Parang familiar. Okay, so kagulo, inatake. Kaya lang dumepensa ngayon ni Aljur. So, kinausap niya ngayon si Kylie. Nag-uusap sila na paano naman si AJ? Tama? Napaka-unfair naman. So, kailangan Kylie, ilabas na natin sa publiko yung katotohanan. Magsalita ka na rin. Siyempre si Kylie, ako asawa mo eh. Ba't parang obligado pa ako ngayon? Di ba? Na magsalita sa publiko para lang maisalba yung babae mo na mahal mo ngayon, si AJ. Parang pagi Kylie, may point din si Kylie. Kung ako ba kayo sasalba? Sisirahin ko yung sarili ko para sa babae mo, para isalba. Di ba? Very wrong, very wrong. So ngayon, hindi nagkasundo. Okay, hindi nagkasundo ang Kylie at Aljur. Eto na, sabi ni Aljur, eko na magsasalita. Yan na, yun yung official statement kay ni Aljur. So dumating na tayo sa present. Yun yung chronological order of events. So ngayon, in the name of love, no? In the name of love, kailangan ilabas ni Aljur yung totoo, kahit ikasisira pa ito ng asawa niya. Grabe, no? Grabe. Lahat sila emotional. Lord. Alam niyo, balikan niyo yung buhay niyo. 3 years ago, 5 years ago, 10 years ago. Balikan niyo lahat ng mga kasablayan niyo sa buhay. Lahat ng mga pagkakamali ninyo at dinala kayo sa kapahamakan.
Anong ginawa nyo? Nag-desisyon kayo gamit ang puso nyo. You decided emotionally. Emotional decisions will always lead to disaster. And Kylie, na Aljur, and AJ, they are all emotionals. Very emotional. It's normal to be emotional, pero ino-overpower sila ng emotion nila. Hindi na gumagana yung utak nila. Unlike me. Ako, ganun din ako before, actually. Okay, pero because of my experiences in life, so I always, you know, decide now based on rationality, not based on emotions. Pero sila mga emotional pa sila, they're immature. So, kaya nagkaganto, nagkaling tikli-tikto. These are things na pwede mapag-usapan at settle down, you know? Hindi mapag- Sana na pala pag-usapan nila, hindi gumana yung emosyon nila, utak na pinagahan nila yung rationality. Sana, meron silang uniform statement sa publiko that can protect all of them, that can protect Kylie, that can protect Alger, that can protect AJ, and the family, and all involved, at hindi na umingay ng ganito. Pero ngayon, nagigilaan sila, nagbabatuan sila. They're pointing fingers to each other, they're blaming each other. Para mga bata, you know? So, na-handle nila ito ng mali based on emotions. No? So, ayun lang. Sana nalilinawakan kayo mga Marites, ha? Nabigyan linaw ko sana at sana nakatulong ako sa inyo. Grabe talaga yung epal sa usawero na yun. Okay na sana lahat eh, no? Nasira tuloy yung buhay nila. Grabe talaga ang power of Jesus. Grabe talaga yung taong yung Marites na yan. Ang pinaka-Marites na lalaki sa buong Pilipinas. Bye!